Kausapin nga natin yung isa pa niyang pinili sa letter B, si Rush. Rush. Tama ba na pinili ni Sam si Rush? Dito sa round 1, malalaman na dito. Sumasali sa contest ng 5 years old or below. Ilan taon po yung anak niyo nung sumali? 2.5. Ha? 2.5? 2.5. Dalawa at may kalahate. Pitos pa lang. Ano yun? Nagsasalita ano na po ba yun? Anong contest yung palakasan ng uha? Ano to? Hindi, baka ano? Mga puro alphabetical lang yung pinasasabi. ABC lang. Oh. Baka yung ano, paunahan gumapang. Nagsasalita na po ba nung hindi masyari. Isinali niyo? Hindi pa. Ano po sinalihan niya? Dance contest. Dance contest naman pala eh. Hindi talaga hindi magsasalita yun. Hindi mo kailangan magsalita. Yun. Oo. Sasayaw lang yun. 2.5? Pwede na yun? Dance contest? Hindi. Ang mga bata ngayon talaga, kahit yung 1, basta may beat sa katawan, dire-diretso na yun. Sabagay. Ano po pangalan ng anak nyo na sumali sa dance contest? Kilala nyo? Kenji. Ha? Sino? Hala! Sino po? Sino? Si Kenji! Kenji. Kayo yung mami. Kayo yung nanay ni Kenji. Ah, kayo... Ay, iniiyakan. Halika nga, bata ka dito. Tawag ka. Ayan na, ayan na. Halika, dali. Iiyak na yan. You know? Totoo ba yung sinasabi ng nanay mo na 2.5 pa lang? Alam mo na ba yun, yung 2.5 na sumasali ka na sa contest? Alam mo na yun? Gamitin mo yung microphone mo, iho. Apa. Opo. Natatandaan mo pa kung anong steps yung ginawa mo, no? Ba't naman yung step, yung music na lang? Music. Anong contest to? Anong contest saan? Dance po. Oo nga, dance contest. Pero saan anong, to? Anong sa eskwelahan, sa piyesta, sa TV? Sa piyesta po. Sa piyesta? Piyesta? Pero nakakakuha ka na lang sa'yo? O solo-solo lang? Solo-solo. Ah, solo-solo lang. Nanalo ka ba dito? Kasali rin. Apo. Pero, mami, pa... Paano nyo inano to sinasali sa contest? Ba? Tayo-tayo kayong buhok. May duwending nanalo, oh. 18 years old na siya niyan, eh. Yan po yung 2.5 years old siya? Hindi? Naka-pampers lang. Naka-pampers? Wala kasi... pampers at saka pakpak lang kasi wala pang kasya sa kanyang costume. Ano niya? Angel? Naka-pampers? Sayaw yun! Pero ikaw, sino po may gusto? Siya o kayo? Ikaw talaga may gusto sumali sa mga contest nung bata ka. Nanalo siya ba? Nanalo ba siya noon? Nananalo po siya. Tapos ano, yung artist of the night, face of the night. Oh. Aray. Wow. Kaya hindi niya iniisip na, naku, baka hindi kaya ng anak ko. Hindi, naniniwala ko dyan. Gano'n ka, yung laki, yung tiwala, kasi batang hirap isa lang natin sa TV. Mula nung baby pa siya, napapanood niya na nagsasayaw yung mga kapatid niya. Kasi nag-handle ako ng group, ako rin yung nagko-choreograph dati. Ah, ikaw ang manager. Ikaw ang choreographer. Hindi kami naniniwala. Music! Music! Alam mo, ngayon lang kita nakitang ngumiti. Oo, lagi nakamalungkot tong bata na to. Lalo na, oh. Bakit ba pag binabanggit namin yung pangalan niya, umiiyak tong bata na to? Lalo pag sinabi niya yung mama, naiiyak oo. Na. Eh, alam niya po kasi may sakit talaga ako mula't simula. Tsaka solo parent ako. Wala siyang daddy. Ako lang yung daddy at saka mami niya. Ibig sabihin po, solo parent. Hindi, kasi... Kala namin, katuwang nyo yung kayong mag-asawa nung habang lumalakas. Kasi yung suporta, kagaya ng mga little bits, di ba? Kahit umabsent yung tatay, pupunta. Ibig sabihin, lumalaki si Ken. Lumalaki nga ba? Na hindi kasama yung tatay niya. Eh, ito po ba ipinanganak mo, wala ng tatay?
Meron, tapos, oh, one year old, sinuli ko sa nanay niya. Tapos, binalik sa'yo? Sinuli ko yung daddy niya sa nanay niya. Pare, wala pa lang tatay. Hindi kasi ano Uy. Mahilig manigaw sa bata. Baby pa sinisigawan na, ayoko nung ganun kasi mahihina yung loob niya. Pero hindi niya pa naintindihan yun yung mga time na yun. Pero ikaw, natatandaan mo ba yun yung mga ganun pag pinapagalitan ka nung ba, baby ka pa? Hindi po. Ikaw, lagi mo yung nababanggit si mama, ganyan nangyayari sa'yo. Paano, gaano yung love mo kay mama mo? 100% po. Ha? 100% ang love sa'yo. Si mami, yung pakiramdam lang na pag nakita nyo na yung anak nyo, eto na, nasa Bulaga na siya, tapos nababanggit niya pa yung tungkol sa inyo. Ano ba yung pinagbabawalan nyo ba siya o mas lalo kayo nagiging proud sa kanya? Ay, sobrang proud ako dyan. Kahit na may mga tao na baby pa siya, sinasabihan agad siya na, wala kang mararating, ba't sayaw ko ng sayaw, ang ingay-ingay nyo, wala kang mararating. Ano ganun? Tapos, sinasabi ko lang sa anak ko, sige lang anak, sayaw, sayaw ka lang. May pagkakataon pa dyan para makita nila yung talent mo. Kasi maliit ka pa, magaling ka na eh. Paglaki mo, lalo kang gagaling. Naniniwala ako sa'yo. Ako, yung mga kapatid mo, yung pamilya natin, naniniwala ako na may mararating yung batang ito. Tapos nagpapasalamat talaga ako sa Itbulaga. Kasi nangangarap lang ako dati, isasali ko siya sa That's My Boy. Hindi kami nagkakaroon ng chance kasi nung una, baby pa, tapos nagka-pandemic, tapos hindi kami nakasali. Ano yung madalas yung pinapaalala sa kanya? Kasi nandyan na siya eh. Sanay na umarap sa tao, nandyan na. Ano yung madalas yung ipangaral sa kanya na kailangan niyang baunin hanggang paglaki niya? Respeto. Paano yung sinasabi Number sa one, kanya? Paano yung sinasabi sa kanya, ma'am? Kahit lumaki siya ng walang tatay, kukoy, kahit wala kang tatay, hindi ko tinuturo na magtatanim ka ng sama ng loob or galit kasi malaking parte siya ng buhay mo, kaya binigay ka sa akin. Talagang ganun ang ano, buhay. Wala ka man tatay, marami ka naman tatay dito. Buuin natin to. Ikaw. Yun yung sinabi ng nanay mo. Ngayon, kaharap mo na. Dati, nanonood lang si nanay, inahay mo. Magpapagaling siya, bibigay mo yung money mo, pambili ng gamot. Ngayon, kaharap mo na si nanay mo. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Mami, lagi ka po mag-iingat. Love na love po kita. Para sa'yo, hindi ako mamamatay, be. Kahit mamatay ako, bubuhayin ko yung sarili ko para lang para mabantayan kita. Kaya lagi kasi niya sinasabi yun sa akin, Mami, mamamatay ka ba? Kasi ang dami kong ini-inject, daming sakit. Pupunta ko ng ospital. Sabi ko, hindi. Kaya nga ako nagagamot. Kaya proud ako sa kanya. Yung unang sahod niya, pag-uwi niya, binili niya ako ng pan-check ng sugar, pan-check ng BP. At 3 months na gamutan ko, binili niya lahat yun. Hindi ba siya yung bata na, oh, eto yung pera ko, eto yung premyo ko, Mami. Bili mo naman ako ng ganito. Gusto ko naman ng ganito. Sapatos. Wala. Hindi kasi ako, nagtatrabaho pa rin ako. Kung anong gusto ng anak ko. Pag magulang ka, kahit di nasabihin eh. Mararamdaman mo ang kailangan niya. So, overtime. Hanggat kaya, pambili ni Kukoy. Pag-uwi niya ba sa bahay niya? Tulog na agad siya? Naglalaro pa po yan. Naglalaro? Ituro po kasi, playground daw niyang Itbulaga eh. Kaya... Sabi ko, anak, gusto mo bang maglaro? Mami, playground ko, laki, Itbulaga. Ngayon, nakikita nyo na siya lagi sa Itbulaga. Paano po kung sasabihin namin, last day niya po ngayon? Uy! Ha? Hindi. Uy! Oh, yun na lang sasabihin mo kay nanay mo. Wala na. Salamat po, Dahil. Mami, sa pagpapalaki po sa akin. Love you po. Mas grabe pa yung iyak ng bata kaysa sa choices, ha? Siyempre, siya nga yung iyakin talaga eh. Thank you po, Mami, at congratulations po. Pabalos. Alikan, di ba tayo tapos? Iyo po, mapasalamat pa, thank you po. At nalamat po. Alikan na, uwi na tayo.